welcome back to my channel! Ayan, so for today's video, ang aga natin magising dahil meron tayong general check-up ngayon para sa aking UTI dahil kailangan ma-monitor siya dahil medyo hindi siya okay. Pero nagtitake naman ako ng medicine, so parang follow-up check-up ko lang to ngayon para ma-check kung kamusta na ba yung ihi ko, kamusta na kung ano na ba yung nagiging eksena. So ngayon papunta na ako sa clinic ng pinag-check-upan ko, and ayan, naalis din yung mga bayut dahil revenue day. Nagpupunta sila sa kanilang pamilya. So tayo, pupunta tayo ngayon sa doktor muna bago kalamama. Kasi maaga pa, anong oras pa lang. Syempre, ayoko din umalis ng tanghali. Diba? So wish ko sana maging okay na siya para maging wala na tayong problema. Kasi minsan hindi ko rin talaga naiiwas ang kumain ng bawal. Kasi alam nyo na yung bawal masarap. Diba? Ganyan. Siya talagang hindi. Kasi minsan, tsaka minsan kasi nagkikrave ako sa ganun. Pero ngayon, kailangan na natin matuto. Kailangan natin sumunod para iwas gastos. Siyempre, pag nagkakasakit ngayon, sobrang hirap po talaga. Kaya sumunod na lang tayo sa payo ng mga doktor at huwag na magpasaway. At pagod na ako sa mga naririnig ko sa mga kaibigan ko kasi lagi na nila akong sinisermonan. Huwag na lang sampalitan siya ng bongga para matalaupin. Bawal na sa maalat. So, thankful ako kasi may guide pa rin ang mga kaibigan ko. So, ngayon, pupunta muna ako. In-update ko na lang kayo mamaya pag nakauwi na ako dito sa BNT House. Ako dito sa BNT House, and thank you Lord kasi okay naman na yung check up ko, pero yung payo sa akin kailangan ko pa rin magtubig. Tapos kailangan ko din ng kumain ng mga prutas na mga matutubig, which is ano ba yung mga prutas na matutubig? Alam ko watermelon. Sige, nag-argument ka. Ang ganda. Ano prutas na matubig? Watermelon. Diba? Yeah. Apple. Tubig, of course. Mm-hmm. Kasi sinabi ko... Tubig ng tubig, sabayan mo ng toothbrush. Parang mahirap naman yun. Ano sabi ng ana naman? Okay naman na siya, sabi niya, pero kailangan ko lang magtubig na magtubig kasi tinatanong niya ako kung nakakailang baso ba ako sa tubig. Sabi ko, hindi kasi ako nagbabaso. Meron akong isang tubigan, which is convert siya ng 1 liter. Nakakatatlo kong gano'n. Parang ini-adjust mo yun. Sige. Ako magawa. Pasan yung tablet. Did you need your spring na 1 liter na lagi kong hawak? Oo, diba? Promise, yun yung ini-adjust. And then, nag-water si Beba. Kailangan ko magtubig na magtubig. And ayun, yung iniinom ko talaga. Tapos ngayon, dahil nga kailangan natin mag-stock din ng pagkain kasi kailangan din natin ng bed rest. Pretty rest. Bed rest lang. Hindi pa nga bed eh. Double bed rest. Kailangan ko din kaya napadala din ako. Nag-grocery na din ako para dito sa bahay. And walang instant dyan. Ayan. Walang instant dyan. More on tinapay. Which is yung haul ko naman. Ipapakita ko sa inyo. May ay, ano ba to? Continue lang. Nakita ko lagi yung pinaka-the-best. Ano? Oo, diba? Bumili ako. Bumili din kasi ako ng mga hygiene kit. May libre na siyang mouthwash. Grabe. Dapat i-vlog mo yun yung first time ever na action. Yung first time magagamit. Hoy, baliw ka! Hindi ah! Araw-araw naman ako. Tsaka ayan, medyo na-hugger na tayo kasi di talaga ako nag-aayos. Dara ba? Napapagaling talaga ako. And hindi na pwede kasi eto lang po yung pinamili ko, pero yung presyo niyan 2,000. Grabe. Buti na lang revenue day. Thank you din kay Lord kasi nagkataon din may pera. Pero syempre ang hirap pag nagkasakit ka nang walang pera, kaya hangga't paano mag-ingat and huwag naging matigas ang ulo. Magdang magtubig. 'Di ba? And yan, iwas din sa mga juicy nin. Pero meron akong binili dito cranberry kasi parang masarap siya. Yun yung iniinom namin nung nung sarap nila Kuya Lloyd dati. Yung maraming mga stante na mga juice ayon. 'Di ba? Ako lagi ako gusto ko. And nakita ko habang
talaga, ano, may cranberry. Sabi ko, ay, masarap i-yorn, ha? So, ayan, ipapakita ko sa inyo kung ano ba yung mga binili ko. I-haul natin siya sa Inyorks. So, ayan, mga best, ipapakita ko sa inyo kung ano ba yung mga ginrocery natin na worth 2,000 pesos. Hindi ko siya ina-expect. So, sobrang mahal ng bilihin ngayon, lalo na pandemic. Pero, ayan, ito yung mga prutas na binili ko, which is, ano, ubas, ayan. Medyo mahal talaga yung ano, prutas sa Pure Gold, pero doon ako bumalik kasi baka maabutan din tayo ng ulan. Buti na naka-uwi tayo dito sa bahay na hindi pa naulan. So ayan, meron tayo ditong ubas. So, meron pa tayo ditong watermelon, ayan. At din yung mga binili ko, mga pagkain, nisin wafer, inipit, ayan. Meron tayo ditong inipit. Wait lang, tatabi na natin yung mga prutas. Ayan. So ayan, meron tayong inipit. Ito yung sinasabi ko sa inyo, cranberry juice, which is medyo expensive siya, pero sobrang sarap kasi talaga neto. Binili ko siya sa halagang 294, yan, magto 295, and sobrang sarap kasi talaga neto, at saka healthy din to, sabi din nung doktor ko. Healthy siya, and iwas lang tayo sa maalat talaga, para hindi na mas-trigger yung, ano natin, yung UTI. Tapos meron din akong Yakult tuwing morning. Diba? Healthy-healthy living tayo na kunwari para di lumala yung sakit. So, yan. Meron din ako mga biskuit. More on biskuit na yung binili ko. So, yung iba, parang ang OT niya sa 2,000. Parang hindi ako makapaniwala. Ayan, meron din akong cookies na eggnog. Yan. Tapos meron ako dito dalawang crab corn soup. Kasi favorite namin to. Natikman ko to nung nakalabadan na Ellie pa kami. Which is good yung lasa nito, lalo na pag may egg. And hindi mo na siya kailangan lagyan pa ng pampalasa kasi may lasa na talaga siya. So good yan sa atin. Hindi namin kailangan lagyan ng mga asin. Tapos meron din akong yogurt. Blocks mo ka, ano, Yamanesa. Kala mo talaga ito yung mga ginagawa. Kala mo talaga susunod. Charot. So ayan, meron din tayo itong pita. Ayan. And as of now, itong mga ano natin pagkain natin ngayon. Kasi syempre, alam nyo naman na ilang araw na lang din kami dito sa BNT House. Kaya hindi na talaga kami nag-imbak ng pagkain. Para dun na sa bagong BNT House kami mag-imbak ng mga food. Tapos ito, ito yung mga pang-midnight snack lang namin pag tuwing nag-ML. Tapos na-realize ko na wala na pala akong pang-hygiene kit. Marami akong sabon, which is galing yun sa mama ni Jebs. Yung mga Dove kong sabon. And may toothbrush na din naman ako. Pero wala na akong Colgate, pati shampoo. So bumili ako dito ng pinakita ni Nimuel for only 149. Ayan, for only 149, may libre na siyang mouthwash. And may nakikita ako sa ano eh, sa TikTok, tinatanggal nila ito. Ha? Oo nga, truly! Ella, yung sa TikTok! Pero okay lang, kasi 10 piso lang naman. Tsaka may libre na siyang mouthwash. Hindi na yun masama. Ano ba kayo? Ano ba naman yung ano, diba? Pero dalawang tube na to, tapos may libre pa siyang mouthwash for only 149 pesos. And pag binili niyo to, ng tingi-tingi, mas mapapamahal kayo. Kaya carry na yan. Tapos bumili din ako ng buy one, take one. Sobrang tipid ko sa mga ganito. Ewan kong bakit. Sobrang, ano, kasi nanghihinayang ako kahit bumili ako ng isang ganito, tapos pag buy one, take one, mas mura pala siya. Hindi din ako sa buy one, take one, pakinabangan ko pa siya. Kasi wala na din akong stock ng shampoo. Tapos eto, keratin. Dapat nasa sachet lang yung bibilin ko, pero napapagod na ako magbukas-bukas, kaya yun yung binili ko. So, ayan. Ayan na yung worth 2,000 pesos na binili ko. Hindi ko alam. Pero feel ko, kaya siya nag-2K dahil sa prutas. Kasi yung isang apple, yung dalawang bundle ng apple is 91 pesos. Tapos yung grapes, 92. Yung watermelon, 50, ganun. So, mas maan siya sa prutas, pero okay lang yan para gumaling tayo, di ba? Okay lang tayo gumastos para sa sarili natin. At least, para sa sarili naman natin yun. And wala namang masama yun. And I'm so thankful dahil revenue day, di ba? May anda tayo nagkataon na may pangtustos tayo sa sarili natin, sa pangangailangan natin. Kaya hindi talaga tayo pwede mag-zero balance. Hindi talaga, hindi talaga siya pwede dahil marami tayong in case of emergency na may encounter. Kaya ako lagi talaga ako nagsisave. And looking forward na makapag-insurance ako. Pero as of now, nilalakad ko pa lang yung PhilHealth ko. Kasi sayang din yun. Sabi nila mama, hulugan ko daw yung PhilHealth ko para pag in case na may nangyari, huwag naman sana. May mga discount-discount. So, di ba, hindi na tayo mahihirapan. Kaya dapat inaasikaso natin yung mga ganitong bagay. So, ayun na. Ngayon lang yung pasilip ko sa inyo sa naging nangyari sa check-up ko. Kasi
simula nung nagka-UTI ako, parang sabi din ng nanay ko, bata pala ako, sakit ko na yung UTI. Oh. And kung mapapanood nyo sa mga dating vlog, nasugid ako sa ospital, na-admit ako dahil sa UTI. Tapos wala pang vlog na admit uli ako, parang ilang buwan lang. And nagiging sakit ko na talaga siya. Pero hindi siya talaga pwedeng lumala. Kailangan siya laging aagapan. Kaya naman, inaano ko na siya. Parang sabi ko, last na to. Kasi ang dami ng chance na binigay sa akin. Hindi na dapat sayangin pa. And yun, kailangan din magbuko. So, naghalap tayo ng mabibilan ng buko dito sa amin kasi medyo malayo yung pinaka main palengke. Pero may palengke kami dito kaso may buko silang tinda pero parang hindi na fresh. So, kailangan fresh na siya and kailangan hindi ko siya ilalagay sa ref. Kasi sabi nila, pag nilagay doon sa ref, mawawala ng sustansya. Hindi ko alam. Pero ganun pa man, ayan, UTI naging sakit natin. Pero sa mga taong mahilig sa maalat dyan, dapat pag iinom kayo or kakain kayo ng maalat, dapat mas maraming tubig yung inumin nyo. Diba, lakas ng payo ko, kala mo sinusunod ko. Pero yun, mga Bex, kung may nararamdaman kayo, magpa-check up kayo kasi health is wealth talaga, diba? Kailangan natin ingatan yung pangangatawan natin, lalo na ngayon. So, excited na din ako sa second vaccine namin this coming September 1. So, magiging full vaccinated na tayo, pero hindi yung dahilan para gumala-gala, diba? So, excited na din ako makalipat kami sa BNT House. So, hanggang dito lang itong video na to. I hope natuwa kayo. And don't worry, guys. Susundin ko naman na yung mga payo sa kanang doktor and syempre na mga kaibigan ko. And alam ko may mga magagalit dyan. Ba't antikas ng ulo nyo? Ulo ko pala. Pero hayaan nyo na. Ngayon, matututo na tayo. Susunod na tayo. So, hanggang dito lang itong video na to. Don't forget to like and share this video. And mag-subscribe na kayo sa akin channel. Bebang Rica Mata. And hindi ko pala napakita yung clips na nagpa-check up ako dahil may mga tao po and nahihiya po ako na mag-vlog sa loob ng clinic ni Doc. Pero, yun yung naging update. So, thank you din Doc sa check-up and maganda sa doktor ko. Pag nagtatanong ako, sumasagot talaga siya kahit through messenger. Hindi ko na kailangan magpa-schedule pa. Pero, ngayon kasi naka-align talaga yung sarili ko for follow-up check-up para makita siya. So, hanggang dito na lang. Huwag niyo din kalimutan mag-subscribe sa BNT Production at sa iba pang channel ng Bakla Nagta